Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa mga pari. Jesus, pari magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari sa kandungan ng iyong kamahal-mahalang puso upang walang makasaling sa kanila. Panatilihin mong walang bahid ang kanilang banal na mga kamay na sa araw-araw ay humahawak sa iyong kamahal-mahalang katawan. Panatilihin mong walang dungis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahalang dugo. Panatilihing malinis at di makamundo ang kanilang puso na may dakilang tatak ng paggapari. Paligiran mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsanggalang sa mga makamundong bagay. Basbasan mo ang kanilang gawain ng saganang bunga at naway iyong kanilang pinaglilingkuran ay maging ligaya nila at aliw dito sa lupa at sa langit, sila nawa ang kanilang walang hanggang tagumpay. Panginoong Jesus, ako ay nagsusumamo para sa tapat at masigasig na pari, para sa di tapat at nanlalamig na mga pari, sa mga paring gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong paring natutukso, para sa iyong nalulungkot at napapabayaang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga nag-aagaw buhay na mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatagubilin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring naggawad ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga paring dinaluhan ko sa pagmimisa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo sa akin, ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng doob sa anumang bagay. O Jesus, panatilihin mong malapit sila sa puso mo at padaluyin mo sa kanila ang biyayang umaapaw, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang pagdating sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Tayo ay nagdiriwang na 26 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating panatang makabayan, ay sinasabi natin tayo ay magiging mga ulirang mamamayan ng Pilipinas sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang lahat ng panata ay walang saysay hanggang hindi ito na isasalin sa kilos. Ang turo ng Panginoong Jesus ay ito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian lang, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang paring mangunguna sa ating pagdiriwa ngayon ay si Reverendo Padre Bong Hino. Tumayo po ang lahat. Sa akin,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, ang taong tumalikod sa kanyang kabuktutan ay mabubuhay ng sagana. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, bagamat noong una'y tumanggi sa paanyaya ng Ama, ang nakatatandang anak ay nagsisi at nagbalik loob. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, mauuna sa iyong kaharian ang mga humingi ng tawad kaysa mga nagmamagaling at nagmamalinis. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. O Diyos, ipinahayag ang iyong kapangyarihan sa pagpapatawad ng mga sala at pagdadalang awa sa mga makasalanan. Lingapin mo kaming lagi, tuparin sa amin ang iyong mga pangako at isama kami sa piling ng mga banal sa langit. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kaganapan ng buhay ang namatatamo ng taong nabubuhay sa kabutihan. Makibahagi tayo sa ring panawagan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel.
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas na pag-ibig mo sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poong iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ipiniaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahang dulot ng pagpakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantipalaan ng kalwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nararamdamang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangat ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa upasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tanong, ang selos ba ay tanda ng pagmamahal? Ang selos ba ay tanda ng pagmamahal? May mga nagsasabi po ng pagseselos ay tanda ng pagmamahal. Kasi hindi ka naman magseselos kung hindi mo mahal ang pinagseselosan mo. So, kaya ka nagseselos ay dahil mahal mo. Sa tanong na ang selos ba ay tanda ng pagmamahal, ano ang iyong sagot? Sino rito ang sagot ay yes? Sino rito ang sagot ay no? O kaya, dapat yata ang aking tanong ay, sino-sino dito ang seloso at selosa? O sino sa inyo ang mas madalas magselos? Si Mrs. ba o si Mister? Ang boyfriend mo ba o ikaw? Sa magkakapatid, meron ding nararanasang selosan. Ganon din sa mga kaibigan. Ganon din sa mga kasama sa trabaho. Ganon din sa paaralan.
Marahil pagtatawanan lamang natin ito. Pero isa sa mga laging sanhi ng pag-aaway na mag-asawa ay selos. Selos. Para sa mga magkakapatid, pananaghili ang tawag, inggitan sa magkakapatid. Kapag may napansin paborito sa mga anak o hindi pantay ang pagmamahal ng magulang sa mga anak, mayroong pananaghili. Ganon din sa promotion, sa posisyon sa trabaho. Problema rin ang paninibugho. Isa itatanong, o bakit siya ang na-promote? Mas senior ako sa kanya. Dapat ako muna bago siya, na bypass ako. Mayroong paninibugho. Kaya sa tanong na ang selos ba ay tanda ng pagmamahal, ano kaya ang sagot? Ang aking sagot ay no and yes. No and yes. Yung una, no. No, ang selos ay hindi tanda ng pagmamahal. Ang selos ay tanda ng kawalan, ng tunay na pagmamahal. Ang taong may selos, ang taong may paninibugho o pananaghili ay taong hindi kayang magmahal ng tunay. Maaari siyang magpakitang tao, pero sa kalooban, hindi siya makapagmahal ng lubusan. Gustong-gusto niyang magmahal, pero hindi niya magawa dahil sa loob niya mayroon siyang hinanakit. Ang hinanakit at pag-ibig para sa isang tao ay hindi pwedeng manatiling magkasama sa puso natin. Hindi tunay ang pagmamahal kapag nagseselos. Sa tanong na ang selos ba ay tanda ng pagmamahal? No. Ang selos ay hindi tanda ng pagmamahal. Ang selos ay tanda ng kawalan, kakulangan ng tunay na pagmamahal. So yun ang una kong sagot, no. Ikalawa kong sagot, yes. Yes, ang selos ay tanda ng pagmamahal, pero pagmamahal sa sarili. Pagmamahal sa sarili. Madalas nating palusot, kaya tayo nagseselos, ay dahil nagmamahal tayo. Pero ang totoo, mahal natin ang ating sarili. Kapag ni-review natin ang mga sinasabi ng mga taong naninibugho, makikita natin ang selos ay tanda ng pagmamahal sa sariling kapakanan. Sariling kapakanan. Ang sabi ng asawa, bakit lagi na lang siyang ginagabi? Hindi niya na ako napapansin. Hindi katulad noon, asikasong asikaso niya ako. Bakit ngayon hindi na? Ang sabi ng isang anak na nagseselos, bakit ako na lang lagi ang pinapagalitan? Lagi na lang ako ang mali. Bakit si kuya? Lagi na lang pinupuri. Laging si kuya na lang ang tama. Ang sabi ng isang empleyado na naninibugho, bakit lagi siya ang paborito ni boss? Kabago-bago pa lang, ang taas agad ng pwesto, ang taas agad ng sweldo. Ako ang tagal-tagal ko na, hindi naman ako napapansin. Selos. Ang selos pa ay tanda ng pagmamahal. No and yes. No, ang selos ay
hindi tanda ng pagmamahal. Ang selos ay tanda ng kawalan, ng tunay na pagmamahal. And yes, ang selos ay tanda ng pagmamahal, pero pagmamahal sa sarili. Brothers and sisters, kung mapapansin nyo, sa ebanghelyo natin ngayon, selos ang nagahari sa puso ng mga Hudyo para sa itinuturing nilang mga makasalanan sa lipunan. Katulad ng mga tax collectors and prostitutes, hindi nila matanggap na ang mga makasalanan ay pwedeng magbago, na ang mga makasalanan pwedeng magbalik loob sa Diyos at magkamit ng kaligtasan. Para sa mga pinuno ng mga Hudyo, ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sila lamang mga Hudyo ang maliligtas. Sila lamang tapat sa batas ni Yahweh ang maliligtas. Wala dapat puwang ang mga makasalanan sa puso ng Diyos. Pero, lalo nilang ikinagalit kay Jesus nang malaman nila na sinasabi ni Jesus, hindi pala sila maliligtas dahil ayaw nila ng pagbabago sa kanilang sarili. Para sa kanila, by their blood, they will be saved. Dahil ang nananalaytay sa kanila ay dugong Hudyo. Ang mayroong dugong Hudyo, automatic saved na. Sapagkat sa mga Hudyo, sa bayang Israel, nakipagtipan si Yahweh. Pero, hindi pala basihan ng dugo, o lahi, o kultura. Sinasabi ngayon ni Jesus, ang mahalaga sa mata ng Diyos ay kababaang loob. Kababaang loob na tanggapin ang nagawang pagkakasala. Ang mahalaga sa Diyos ay ang pagiging bukas loob sa kaligtasan na iniaalok ni Jesus. Ang mahalaga sa Diyos ay ang pagbabalik loob sa pag-ibig na ibinibigay sa atin ni Jesus. Hindi ito matanggap ng mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Binulag sila ng kanilang selos. Binulag sila ng paninibugho ng pananaghili. Brothers and sisters, beware. Beware. Mag-ingat tayo sa selos. Araw-araw, marami sa atin na bibiktima ng selos. Love has no room for jealousy. Love has no room for jealousy. Ang tunay na pag-ibig at paninibugho hindi pwedeng magsabay sa ating puso. Ang tunay na pag-ibig at paninibugho hindi pwedeng magsabay sa ating puso. Sa isang puso na punong-puno ng pag-ibig, walang selosan. Tandaan natin, pumapasok lamang ang selos kapag nababawasan o nawawala ang pag-ibig. Kaya, kung ayaw natin maging biktima ng selos, alagaan natin, payabungin natin ang ating pag-ibig sa ating pakikipag-ugnay. Pakikipag-ugnay sa asawa, ugnayan sa pamilya,
ugnayan sa mga mahal sa buhay. Love has no room for jealousy. Ang selos ba ay tanda ng pagmamahal? No and yes. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa mga kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng Simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang Mahabagin na maging tapat nawa tayo sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang maging karapat dapat tayo sa Kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, maging sensitibo nawa sila sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay. Manatiling tapat nawa sila sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos upang maging kapani-paniwala sila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, magsikap nawa silang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Ipagtanggol nawa nila ang karapatan, dangal, at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nawala ng hanap buhay, mapuno nawa sila ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, makamtanawa nila ang walang hanggang awa at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak. Nang sa gayon, parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, ito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Amin sana mga alay, kaming mong totoo. Itong alak at tinapay gawing tugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang iyong bayang nagpupurit na kakaisa sa iyo. Bukas palad na mialay mga bunga ito, ang tinapay at alak na sa lupayang mo. Pati puso namin isip laan din sa'yo. Nang magpagod, marilinaw, gamay pula ko. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos na maunawain, hinihiling namin, tanggapin mo sana ang mga alay namin upang sa pamamagitan ng mga ito ay mabuksan sa amin ang bukal ng lahat ng mga biyaya. Alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya nang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hatili niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinaayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Bergilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na manabiring Maria na ina ng Diyos na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka. Samahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipapitulog sa tukso at adyabo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita na higit sa lahat, pati na nais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito, ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Kumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Naniniwala akong tinanggap nga kita ng buong puso. Ako'y nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan. Ako ay mawalay sa iyo. Amen. Horacio Imperata, laban sa paglaganap ng coronavirus. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit ng dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Palunsod, ipanalangin mo kami.
Manalangin tayo. Ang misang ito, Panginoon, ay magbunawa sa amin ang kagalingan ng katawan at kaluluwa upang maging tagapagmana ng langit na kasama ni Kristo. Kami nakikisa sa kanyang hirap at kamatayan, alam-alam kay Kristo naming Panginoon. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang pangalan, ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon, alleluia. Magsiawit sa Panginoon.